okay naman ang weather. Alam ko naman pong hindi niyo pababayaan si Teacher Ninang ko. I trust you, G. Sinamin, oh, fresh yeah. ka. Relax ka na. Hey, guys! Hi! Hi, Sophie! Oh, Junalyn, tinamayin si Sophie, ha? Wala pang makeup yan. Ang ganda na. Uy, maganda din naman si Junalyn, ha? Kailangan lang ng kaunting effort. Yes. Kaya ano, pinapaiwas namin sa usok ng iha. Kasi baka umangitim. Miss ko na nga. Hey, girl! Kailangan itong Manalo friend, ha? Kulelat na tayo. Huwag mo nga akong i-pressure. Kaya nga. Tsaka, teka. Kasalanan ko ba na hindi tayo nanalo sa volleyball? Formation. Game. Mine! Hindi pa kayo over, no? Naglakad doon. Yun! Nag-resign yung sapatos sa amin niya. Eh, yun lang yung kaya ko bili na sapatos, eh. Oh, ayan. Kaya ilang araw lang laspag na. You know what, guys? Minsan dapat nag-iingat talaga kayo in buying cheap things. Kasi hindi lahat ng low price, eh, good buys. True. Hindi lahat ng mura nakakatipid ka, no? Minsan sa kagustuhan nating mas makatipid, mas lahat tayong napapamahal, di ba? Uh-huh. Isipin nyo. Kunwari, bibili ka ng pair of shoes na worth 500 pesos, pero it will only last you 3 months. Pero, i-compare mo siya sa shoes na worth 2,000 pesos that will last you ilang years. Oh, saan ka mas makakatipid? Aba, yayamanin advice, pero pasok pa rin sa hashtag tipid memes. Galing. Kaya dapat guys, quality over price, lalo na pagdating sa shoes. Mika, dapat mag-invest ka kasi magaling ka naman mag-volleyball eh. In fact, you can use your skills para makakuha ng scholarship. Hmm. Kaya ikaw, Junalyn, ha, yung susuotin mo sa budget, dapat quality over price. Baka sa UK mo na naman binili yan, ha? Saan pa? UK? Maganda kaya yung clothes sa UK? Oo, maganda talaga yung mga clothes sa UK. UK. Oo, tama, di ba? Abi, ikaw talaga, Rene. Eh, Junalyn, may isusuot ka na nga ba? Wait lang, nandito lang yun eh. Ayan! Oh, anong say mo sa sports attire ko, di ba? Oh, cute ng pattern, ha? Tsaka ito yung shorts. Ta-da! Diba? Maganda? Maganda? Yan, partner yan sila. Diba, bagay na bagay? Anong shoes imamatch mo dyan? Ay, meron ako yan. Wait. Ta-da! Diba? Oh, yung colors, nagmamatch siya. Oh, alam mo si Rene nabigyan yan. Yan. Cute. Well, Junalyn, actually, meron pa akong mga clothes na hindi pa nababenta sa garage sale. Meron din dong rubber shoes. Ano? You want? Para mas powerful yung sports attire mo. Talaga? Totoo? Hmm. Bongga! Eh, baka manalo ako dahil sa tulong mo. Huwag kang mabitter sa akin, ha? Pero Sophie, maganda naman siya, di ba? Oo, oh, di mm-hmm. Yeah, cute naman siya. Junalyn! Nay! Wait lang, Sophia. Alam mo, Sophie, ilang buwan na rin inuubos si nanay. Sabi ng doktor, nagka-emphysema na raw siya. At least, ma-re-recommend ng doctor kung anong gamot ang kailangan para gumaling yung mom mo. Yun nga eh. Madali naman sanang gumaling kung may pera. Wait. Eh, hindi ba free yung service sa health center? Mm. Aasa pa ba sa health center? Eh, lahat na yata ng mga taga-Pangulo doon na umaasa eh. Kulang din kasi yung sahod ni tatay sa factory ng suka eh. Kaya yun, rumaraket sa pagbebenta ng mga sabon-sabon. Kaya ako, kailangan ko rin magbabad sa isawan. Sa sobrang mahal ng gamot ni nanay, bukod pa dun yung mga vitamins na kailangan niyang inumin para lumakas yung resistensya niya. That must be really hard. Ay, oo, mahirap.
Pero alam mo, sabi ni nanay sa akin, kahit gano'ng kabigat yung problema mo, huwag na huwag kang magpaawa. Dapat mong gawin, maghanap ka ng solusyon. Hindi yung magpaalipin ka sa sakuna. Kaya nga naisipan kong sumali sa Miss District Games. Para makatulong na rin sa mga gamot ni nanay, para makabili ako. Sayang naman yung 10K, di ba? Tara, balikan na natin sa rin. Oh, kamusta? Kamusta Sophie yung damit nito ni Junalyn? Pasok ba? Mananalo ba? Of course! Ganda, di ba? Gorgeous ba? I admire Junalyn's strength. But G, please heal Junalyn's nanay. Kasi, I know it will lessen their burden. Tutulungan mo siya, right? I promised to help her with her sports attire sa Miss District Games. Hopefully, kahit dun lang, matulungan ko si Junalyn. Alam mo, panigurado, matutuwa yun. You think so? Oh. I really hope she wins Miss District Games. Eh, akala ko ba gusto mo ng extra points sa extracurricular activities mo? Well, mawiwin ko naman yung points na yun in other ways eh. Mas kailangan ni Junalyn. Kasi if she wins, may pandagdag siyang money for her nanay's treatment. Last man standing sa ating hotdog eating challenge goes to Kuya Henry. Sa aming pagbabalik, weather report naman tayo mga kaibigan. Bawal lumipat ang sabi ko po Kuya Titira. Sanay na akong ibutol si Polo ko. Galing naman ibunsoy namin. Nagawa mo na ba assignment mo? Baka ako makagalitan ng mami mo. Ha? Opo, Daddy. Tinulungan nga po ako ni Ate Tina eh. Di ba, Ate Tina? Oh, very good po itong ring bearer namin eh. Oh, JC, ha? Simula ngayon, mag-practice ka ng maglakad bilang ring bearer namin. Dali na. Sige nga. Good morning, guys! Morning, Miss Sophie! Morning, Miss Sophie! Kain na kain na makapaligo na. Sige na, kumain na tayo. Oh, ako yung una sa CR today, ah, since ako yung unang nagising. Ako, Kuya Ate Sophie. And now we're back. Fine. After cutie JC. Kumusta ang ating panahon, Kuya Jim? Thanks, Tito Win. Bad news sa mga may lakad this week. Dahil ang ating binabantayang low pressure area ay naging ganap na bagyo na. Si Bagyong Pilita ay may maximum sustained winds na 110 kilometers per hour at may pagbugsong 140 kilometers per hour. At namataan naman ito sa 225 kilometers east of Borongan, Samar. Inaasahang dadaan ang Bagyong Pilita at mamamataan sa Visayas bukas. Kaya pinaghahandaan na ng mga local government unit sa mga nasabing lugar. Oh, Daddy. Oh, Mami, may bagyo daw dyan. Kumusta ang panahon dyan? Kahapon umuulan, pero ngayon maganda naman ang panahon. Sabi nga, may bagyong dadating. Oh, yun nga eh. Umuwi ka na kaya, Mami. Baka maipit ka pa ng bagyo dyan eh. Oo nga, naisip ko nga yan bilang puro mga bata yung kasama namin. Mo, kausapin ko yung co-teacher ko para maabisuhan namin yung principal. Oh, mabuti pa nga. Gusto mo i-book na kita ng ticket? Ha? Ay, hindi na Daddy kami nang bahala. If ever baka unang flight sa hapon, ang kukunin namin. O sige, maganda yan. I-text mo na lang ako ng details para masundo kita sa airport, ha? Me? O kayo rin, ingat ha. Kumusta mo na lang ako sa mga bata. Okay. Bye. Ah, sige, bye. Love you, Mommy. Ako nang bahala magsundo sa mami niyo. Mag-ready na kayo, sige na. Baka maliit pa kayo. Supportive, ah.
Siyempre naman masaya ako kapag nanalo ka, lalo na escort mo si Gab. Di ba? Bongga ko yun. Sige, pasok ko lang to, tapos go na tayo sa school after. Ano? Alam na ba niya yung plan mong pag-backout sa Miss District Games? Kuya! JC! Tara! JC! Morning! Hug! Woohoo! Tara, sabay-sabay na tayo! Let's go! Tara! You know what? I'm so happy natanggap ako sa work as sales rep sa Arellano Land. At malaki ang makukuha kong komisyon, ha? I could earn as much as 140,000 pesos kahit dun sa pinakamaliit na unit nila. At iba pakikitain ko kapag doble ang nabenta ko in a month. Lucy, are you sure about this? Santi, lang pag-usapan na natin to, hindi ba? Oo nga, Mom. Why are you working na ba? Never ka naman nag-work kahit nung nagka-problem tayo sa Davao. Miley, I have to work now. Para hindi ka na magpo-promissory note. Miley, this setup is just temporary. I still want your mom to stay here at home. Actually, may hinihintay lang ako na investment. Pag nag-seal yun, I will make sure that we'll find a better home. At hindi na rin magtatrabaho ang mami mo. I hate Sophie. Because of her, kaya tayo nagkakaroon ng crisis na ganito. Miley, let's not talk about Sophie, please. Ay, totoo na may sinasabi ng anak mo eh. Look, Miley, huwag ka mag-alala. Mananalo ko sa kaso ko. By then, makukuha ko na rin yung investment ko. Soon enough, we'll be back to our normal lives again. Eh kasi, nagamitin niya ni Daddy pagsundo kay Mami sa airport. Eh kasi naman sa mag-jeep. Aba, nayamanin natin si JC ha? Ikaw, nasana ka na sa kotse na may aircon, no? Cute-cute niya. Sabi na mo nga to, JC, masaya-saya. Biro yun, para nirentahan natin itong jeep po. Tayo lang yun naman. Oo nga. Ikaw, Lika. Nakakapawis ko siya agad eh. Aba! Oh, Diyos ko. May punto din naman ito si JC, oh. Mas huwi na talagang sumakay sa taxi or sa aircon, di ba? Oh. Dinapash pagdating ng school niyo, oh. Ano nagsasabihin mga boys sa akin, di ba? Ay, alam ko ako na sabihin na sa'yo, girl. Ambisyoso ka talaga, te. Ang sungit mo, hindi may kababayad ng pamasahe. Kahit na, kaya kasi. Kapag sila mukha mo, no? Palagi ka na napapalibre kay Sophie. Oo nga. At kung hindi, oh. Okay lang, it's kind of cheap lang naman. Hindi. Ako na. Ay, ayun. Oh, bongga! Manong bayad po. Ayun yung estudyante. Ayun, nagpaka na. Din shining armor naman si Papa Gabby. Mawapo ka lalo. Tax naman. Oh. I'm to school today. There she is. Tagal yata maayos yung car niyo. Oo nga, it has been ages. Well, actually, we bought a new car. Ayun, favorite nga ni Dad eh. Lagi niyang gamit. Well, that's cool. Ganyan din yung dad ko. Sasawa din niya. Don't worry. Right. Ano pala yung model ng car na pinili ng dad mo? Nak, huwag kang mag-alala. Miss ko na kayo. Aww, guys! Teacher Ninang says she misses us na raw. Ayos! Tara, pwede tayo sumama sa pagsundo sa kanya. Hi, KR! I know, right? Let's go inside. Oh my God, guys. Kaya pala palagi mahang
ba sundok mo? Kasi commuter ka na lang. Commuter? Ew, I don't like you. Alam mo ba kung anong synonym ng commuter? Oh, traveler. Traveler? Yeah. Sabi nga nila, it's not about the distance. It's about the journey. Mas marami kang matutunan kung ikaya magta-travel. I mean, magkakonfirm. Whatever. Sa alam ko, nang-jeep ka lang ngayon. Hoy! Ano bang masama sa pagkocommute, ha? Excuse me? I'm not talking to you. Sira. Yabang mo, ah. Bakit? Guys, alam niyo ba? They're not worth my time. Let's go. Whatever. Thanks, sirs. Una. Alis! Out! It's so annoying. I don't like jeep kasi it's so makusap. Ay, naku, kulalat na naman kami. Well, zero din naman ang CIC, oh. At siya may chess at futsal game pa naman nakasali kayo, di ba? Right. Charlie Charles is right, Renee. You still have the chance to win. Eh, ang CIC kalaban ko sa chess. Tapos kasali pa sila sa javelin throw, pati sa basketball. Eh, manalo lang sila sa isa pa sa mga yun. Ligwak na agad kami sa ranking. Hi, Junalyn. Alam mo, kung ako ang sinali sa Miss District Games, baka yun na lang yung pag-asa natin para manalo. Uy, hindi rin. Mas lalo tayong mawawala ng pag-asa, girl. Oy, check! Ano naman eh. Alam nyo, yun din kasing hirap sa aming mga taga-public school eh. Kulang-kulang din kasi kami sa facilities, tsaka walang masyadong support from the school. Siyempre, mas uunahin ng school yung mga other pressing concerns like classroom, books, kesa mag-build ng mga sports activities. Tama. Aww. You know, I know you can do it, Renee. Right. Don't lose hope. Good luck sa chess game mo, Renee. Thanks. Hey, guys. Support na rin kami sa table tennis game namin mamaya. Thank you. I go for PHS pa rin. Support kami, no? Excuse me. Facilities, ha? Nadailan ko. Chessboard na yung kailangan mo, ha? Pero nawali ka pa rin, te! Oo na. At least hindi nasa walang bola yung pesko, no? Oh, Junalyn, ikaw na lang yung pag-aksa ng panghuluhay, ha? Dapat manalo ka kasi nakakahiya. Wala tayong uwing medal. Kaya dapat iuwi mo yung corona, ha? Grabe ka naman, nakaka-pressure ka naman. Ito pa nga si Sophie, kalaban ko. Ako, easy lang yun, mas maganda ka dyan. Kaya mo yan. Kindat ka nga, kindat. Huh? Kindat ka. Kindat ka muna. Kindat. Pinapin! Maaga ako yung pupunta sa airport, ha, Nat. Hindi ko na kayo maiisama. Okay, Daddy Ninong! I'm so excited to see Teacher Ninang na. Bye! Hey, Miss SC President! Oh, at umiiwas ka? Hindi kaya ako umiiwas. Eh, ba't hindi ka makatingin sa akin? Bakit ako titingin sa'yo? Well, two reasons lang naman kung bakit ka umiiwas sa akin. One, ayaw mo sa akin. Or two, you like me too.
So which one is it? I bet it's number two, right? None of the above. We're just friends, remember? Well, nung una, ho-ho lang tayo. And then, friends. So I guess, alam ko na kung ano yung susunod. Friend zone. Not really. I don't take no for an answer, Miss Essie President. Either I get the girl, or I get the girl. Wow, wait. Parang wala pa ako nababalitaan na storm signal here sa Metro Manila, pero parang napifeel ko na super lakas ng hangin, pang signal number 4. Nawasa ka. Ang puso ni Nastinak. Aray. So, escort ka na ba sa Miss District Games? As your team captain, I can be your escort. Meron na eh. Ako. Okay, bro. Sayang. Anyway, see you around, weather girl. Bakit mo naman nasabi yun, Gabby? Remember, hindi na ako sasali. Para tigilan ka na nung hari na yun. I should have told him na hindi na ako magjo-join. Sigurado ka na ba kasi? Kailangan ko na nga sabihin si Mr. Camacho eh, para makahanap sila agad ng replacement ko. So, sino babalit sa'yo? Si Miley? Friendzone ka na. Paano ako ma-friendzone? Di pa nga naliligaw. May point. Pero since umamin ka na, ba't di mo paligawan? Chill guys, we have to focus first sa championship game tomorrow. Para manalo tayo. Seriously? Those bunch of amateurs from Panguluhay, we can beat them in a snap. Diba? Tsamba lang naman na nakapasok sa finals eh. Not actually threatened. Besides, natalo naman natin yung UDM sa semis, di ba? Pero kahit na we won against the champions last year, it's better na prepare tayo, di ba? Same. So let's practice. Mall tayo later, guys? Sure! How about you, Miley? Oh, what na? Game. But I have to go before dinner, ah. Sure, but why? Kasi may dinner date kami ni Mom sa Vicentes. I see. Oh my gosh. I love that pasture though. You should try your beef brisket. So delish. Noted. Ah, kamusta na pala si Tita Lucy? As usual, like a queen in a palace. Kasi she doesn't need to work for the rest of her life. Kasi may lawyer that works hard for us. Yeah, and let you splurge with his hard-earned money. So you can spend in some posh resto. Right. What a beautiful life. Daddy Ninong. Bakit di nyo pa po sinusundo si Mami, Daddy? Nakancel ang flight ng Mami niyo eh. Huh? So, kailan siya uuwi? Safe ba siya? Well, palilipasin daw muna nilang bagyo. At saka mas safe naman kung hindi talaga sila tutuloy sa pagbiyahe. Nasa mataas daw naman na lugar ang hotel ng mami niyo eh. Sige na, magbihis na kayo at nang makakain na tayo.